Wala na po, ha? Wala nang nagtitinda ng baboy. At dahil po dyan, mga kaibigan, itong palasyo ay nanawagan daw sa mga traders, ha, na patuloy na magbenta ng baboy. Dahil sa sinisikap daw ng pamahalaan na ika nga po ay magkaroon tayo ng sapat na supply. Yan ang sinasabi natin eh. Mahirap po talaga ang isang administrasyon na walang programa. Eh, alam naman ninyong pagkain yan. Sa bagay, bahala kayo pagka nagutom ang tao. Kasi ho, hindi lang naman yung mga kakain ng baboy ang maapektuhan dyan. Yung mga magtitinda, hindi ho ba, ng pagkain. Siyempre, marami pong magugutom, di ba? Dahil hindi sila makakabili, ha? Bukod sa mga nagtitinda sa palengke. Marami ang mababawasan ng kita at posibleng maraming magutom. Di lang yan, pati yung mga lahat ng pangunahing bilihin, mga kaibigan, no? Eh, sunod-sunod na po yan. Kumbaga, chain reaction po yan. Ang tawag ng iba, domino effect. Ito sinasabi natin, no? Saan tayo uuwi? Diyan po sa kwa na yan, pagtaas ng mga bilihin na walang magawa ang gobyerno. Eh, ano raw, more import, ha? Kailangan daw mag-import, ha? Laban dito sa pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Talaga mga gago, eh, no? Pag ito mga economic managers, talagang babagsak ang isang gobyerno kahit sa ang panig ng mundo mo ilagay itong mga ito. Si Kaper si Lapid bumabanat Lapid Fire. Lahat na lang puro pagpapahirap imbes na makaisip sila ng mga batas kung paano nila pagagaangin ang buhay ng mamamayang Pilipino. Di ba yun ang sinasabi natin nung pagkaupo nito? Ano sabi natin? Mr. President, ha? Hindi kami umaasa na pagiginhawahin mo kami. Ha? Ang nais lamang namin sa inyong administrasyon nung tayo'y wala pang nakikitang baluktot dahil nag-uumpisa pa lang. Ano sabi natin? Ang gusto lang ng mga mamamayan, gumaan ang pagdadala ng buhay. Hindi natin sinasabing, hoy, dyan sa administrasyon mo, siguraduhin mo, nagiginhawa ang mga Pilipino. Hindi natin kailangan yun. Ha? Ang kailangan ng mga mamamayan ay gumaan ang pagdadala ng buhay. Hindi yung lalo ninyong pinahihirapan. Pinahihirap ninyo eh. Oh, hindi ba? Lahat na ng batas, train law, mga kaibigan. Lahat na sa ano sabi natin, itong train law, tatamaan nito mamamayan, hindi yung mayayaman. Parang ano yan eh, kamukha rin yan ng bat. Di ba? Kaya lang itong train law, ginawa nilang utay-utay. Ha? Kumbaga, killing me softly. Ha? Unti-unting pagpatay sa mamamayan Pilipino. Oh. Sino makikinabang? Inalis kunyari, di ba? Ang ano ron, ang manipulation doon, tsaka yung deception sa train law, naglagay ng bracket, di ba? Na hanggang kumikita ka ng 250,000 ay hindi ka nakakaltasan ng ano mo, ng buwis, di ba?
Hindi ka nakakaltasan, mga kaibigan. E di, akala mo ngayon, ang laking ginhawa, di ba? Pag sumusweldo ka sa gobyerno, di ba? Halimbawa, 15,000 ang sweldo mo isang buwan. Ang matatanggap mo na lang, dati, nung wala yung train law, 13,000 almost, di ba? Or more or less, 13,000 dahil kakaltasin yung income tax, di ba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, akala mo ngayon, guminhawa ka. Kasi, bilangin mo yung natipid, halimbawa, 2,000 a month. O, times, times 10 mo yun, 2,000 is 20,000. Ha? Annual. Tsaka plus 2 months, edi 24,000. Ba? Isipin mo, laki ng ano ko ah, ng benepisyo ko ah. O, ipinaliwanag natin, di ba? Akala mo, nakinabang ka. Ha? Napagaang ang buhay mo. Hindi. Bakit? Kasi, mga kaibigan, inilipat yung buwis doon sa commodities, sa mga produkto na hindi naman magbabayad eh yung mga manufacturers. Ha? Yung mga may negosyo. Hindi naman sila eh. Kukunin din nila sa'yo yun sa pamamagitan ng buwis. Oh, yan lang bat, di ba? Nagbabayad ba ng bat yung mga yan? Ang nagbabayad ng bat tayo, mga kaibigan. At ang masama, kumikita pa sila diyan sa train law na yan. Ang kumikita diyan, mayayaman, mga kaibigan, dahil yung dapat na sila o sa kanila manggaling yung ibabayad nila, saan nila kukunin? Sa taong bayan. Paano nila gagawin? Tataas nila yung halaga ng bilihin, mga kaibigan. Oh. Kaya ano ho eh, deception eh. Akala mo nakatipid. O ngayon, di ba, kung ano ang routine mo sa buhay mo araw-araw, empleyado ka ng gobyerno, nabawasan ka ng income tax, ha? Hindi ka na magbabayad. Ngayon, yung bibilin mo dahil mahal, kumakain ka, di ba? Nagbabayad ka ng tubig kasi kasama sa train law, services eh. O di, tubig, mga kuryente. Kita ninyo, nagmahal, di ba? Yun ang epekto, mga kaibigan. Oh, mas mabigat ngayon yung binabayaran mo. Akala mo nakatipid ka, mas lumaki ngayon ang gastos mo. Bibili ka ng pagkain, bibili ka ng sabon mo, di ba? Shampoo mo. Lahat yun, may pataw na dagdag na buwis na yun. Kaya pag kinuwenta mo, yung dati mong kinikita na natitira sa'yo at ginagastos mo, pag pinagkumpara mo yun, mas malaki ang nawawala sa'yo. Dahil sa train law na nawalan ka nga, na inalis nga yung tax mo, pero mga kaibigan, ginagastos mo pa rin, sobra pa doon dahil sa pagtaas ng mga bayarin, mga serbisyo. Oh, alin ang hindi siya tumaas na serbisyo? Sino pinayayaman yung mga yan? E di yung mga mayayaman na, sila nakikinabang dyan, mga kaibigan. Kaya wala eh. Wala tayong napala, mga kaibigan, na gumaan sana ng konti lang, di ba? Na sabi ko nga sa inyo, kahit anong sama ni Marcos, mga kaibigan, sa panahon ni Marcos, hindi namin dinanas yan. Tanungin nyo magulang nyo. Ha? Yung mga kaedad ko ngayon, magtanong kayo sa magulang nyo, kung buhay pa. Oh, mga kaibigan, tanungin nyo kung sa panahon ni Marcos, nahirap, nagreklamo tao, mataas ang kuryente, mataas ang tubig. Yun man lang sana naibalik eh. Gagaang ang buhay ng tao eh. Eh no, kahit magkapatong-patong ang bill mo sa kuryente,
hindi ka puputulan, unang-una. Magkapatong-patong yun, mababayaran mo dahil mura lang. Isipin ninyo, no, no? Mga kaibigan, bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap